May panibagong temporary restraining order namang inilabas ang korte kaugnay ng paglilimita sa bilang ng mga motorcycle taxi. Saksi, si Katrina Son. Dating electrician si Denji Adora, pero maliit daw ang kita. Kaya nitong Disyembre, bumili siya ng motorsiklo at pumasok sa motorcycle taxi company. Kinabahan daw siya sa isinusulong ng LTFRB na motorcycle taxi cap o ang pagbabawas ng mga rider dito sa Manila at sa Cebu. Nabuhayan lang siya ng loob sa magkakasunod na TRO ng korte laban dito. Masaya po ako, ma'am, sa ganung pagkakataon, ma'am, dahil mabibigyan ng pagkakataon na madinig yung kanilang problema. Yun lang po, bali. Ay, mahirap lang po kasi kung sa ganitong panahon, mawawalan ka ng trabaho. Matapos ang 72-hour na TRO ng Mandaluyong RTC nitoong nakarang araw, naglabas naman kanina ang Quezon City Regional Trial Court ng 20-day temporary restraining order laban sa Riders Cap. Pwede kaming ulihin, magiging ano kami, illegal kami. So, pabor talaga, pabor na pabor kami ron sa ginawa. Kung si Angkas lang ang titingnan nila, tanggalin na nila lahat ng ano, tanggalin nila lahat ng nagmomotor na may serbisyo ng motor. Tricycle, na ginagawa ang mga messenger. Hindi lang ako yung nagdubunutan ng tinay kahit pa paano po. Kasi ang 17,000 na biker, ma'am, sobrang dami nun. Kawawa naman yung mga pamilya namin pag nawala pong trabaho. Panawagan nila. Sana po ituloy-tuloy na lang po nila yung ganito na hayaan na lang kami makapaghanap buhay ng marangal sa kalsada. Natuwa rin sa TRO ang ilang nakausap naming pasahero. Mapapagpatuloy namin yung pagbiyahe ng maayos. Hindi kami mahihirapan na mag-book. Makatulong siya kasi araw-araw namin siyang ginagawa. Then kailangan na kailangan din kasi madagdagan talaga yung mga public transport natin. Sabi naman ng Technical Working Group ng LTFRB, hindi pa nila natatanggap ang kopya ng TRO ng Quezon City RTC. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.